Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Mapapakinggan at mapapanood sa Radyo Bandido TV. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapakinggan sa DZRJ 810 AM at panoorin din sa inyong mga TV Plus at Channel 224 ng Sky Cable. Isabay nyo rin sa facebook.com/DZRJ810AM at YouTube channel RJ News PH. Abangan sa mas pinalakas at mas pinalawak na orihinal na sumbungan ng bayan. Isumbong mo ay Tulfo. Ako po si Jimmy Morato. Inaanyayahan ko po kayong panoorin at pakinggan ang aking palatuntunang Tsatsahin Mo Baby mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lamang sa Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 AM, Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes, and Free to Air TV. facebook.com/DZRJ810AM. YouTube channel RJ News PH. Sa natin sa pulis, bumulot ng baril. Kung may kulang na bumulot ng baril, at pinalo sa akin, hindi malo, sa ulong ano, sa ulo ako tinamaan. Ano ba kaya ang pagkaramdam ng mga bigpong biktima na susumbo sa amin? Malas ang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat paong. Walang witness lahat na suko. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan. Di mo na kailangan kong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muli nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan. Siya ang bago natin kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso. Alright! Game! Magandang hapon! Isumbong mo kay Tulfo na po. Samahan niyo po ulit kami para sa 3 o'clock habit natin. Servisyo yeah. Po tayo dito sa ating palatuntunan. Araw po ngayon ng Martes, September 8, 2020. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo. Para kay Kuya Mon, Kuya ng Bayan, magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ayan. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Kulang po kami ng isa ngayon. Minus one. Threesome tayo partner, di ba? Actually, partner, if you could look over my shoulder, actually nandiyan sa iyo, no? Yan. Sa akin, yan. Diba? Siya ay nanonood. Ete, nasa likod ko din siya. Ayan. Magkatabi pa kayo. Oh, diba? Ayan. Meron lang kong mahalagang, importanteng lakad po ang ating kuya ng bayan. Kaya excuse po ulit siya for today. Ang original na sumbungan ng bayan. Actually, kahapon, partner, ako yung wala. Oo nga, ang binis mo nga. Sabi ko nga, get well soon. Ay, nandito ka na kagad. Praise the Lord. Medyo nakaramdam lang tayo ng konting ubo. Medyo praning. Alam mo na yung praning. Napapraning ka sa panahon ngayon. Ako, yung mas masama ang araw talagang umubo kaysa mag-uutot ngayon. Ayan. Totoo yun. Ako, kaya lang, hindi ako nautot eh.
Pag naubo ka, ay, ay, naubo ako, ay, kaya takot ako, baka pandirihan ako ng mga tao. Ayun, ay, mahirap. Magsipulasan sila. Ayun. Anyway, thank you sa mga nag-alaga ho sa akin. Kala mo naman, hospital sa akin. Sa bahay, sa aking pamilya, salamat. At doon sa mga nag-pray. Kasi nag-ask din ako kahit paano partner ng prayers. Doon sa mga malalakas kay malalakas kay Lord. Of course. Na sana, oo, dapat lang. Na sana ito yung simpleng wala lang. Simpleng ubo lang. Na okay. Wala kahit anong kung ano man, di ba? Actually, naniniwala nga ako na simpleng wala lang yan dahil nandito ka ng partner. Na-miss na ang tinig mo. Mm. Oh, thank you kay Angel Desa. No, good job, Desa. Thank you so much. Hapon yata yun. Magkakasama kami ni Kuya Mon, partner. Oh. Ayan. Alright, partner. Tune in na kayo. Buksan na ng kanilang mga ano, partner. Yung kanilang mga TV. Oh, alright, buksan nyo na. Yes, buksan ninyo ang inyong mga TV plus boxes. Channel 224 sa Sky Cable at Digital TV Plus, channel 25. Ayan. Yes. Kami rin ay mapapanood sa facebook.com at DZRJ810AM at sa news sa YouTube, partner, meron din tayo. Subscribe kayo sa YouTube sa RJ News PH. Yes. Ayan. So, hindi na kailangan na i-dub or i-record tayo. Kasi na. May YouTube naman. May YouTube na, yes. Correct. All over the world, no, buong mundo. Magandang hapon. And good morning yata sa iba, no? Oh, sa ibang bansa, good morning at good afternoon. Good evening. Kumpletuhin na natin, partner. Good evening. Good evening. Good noon. Good noon. Ayas. Yeah. All right, sige, partner. Bago tayo magpatuloy sa ating public service, mainit na usapin pa rin itong ang pogi-poging si Pemberton. Ayun niya. Si... Kasi Tatay Digong kagabi, yung tungkol doon sa pagpapalaya sa kanya. Actually, partner, na very mixed ang reactions ng tao. Sobra. Sobrang mixed. Hindi ko nga ma-weigh in kung yung iba ba ay galit. Kung yung iba ba ay okay sa kanila. Uh-oh. Parang pantay na pantay. Parang karera, partner. Parang... Ako, feeling ko maraming against sa pagpapalaya sa kanya. Kasi nakapatay doon ng tao yan. Bakit palalayain? Ang problema naman kasi dyan, partner, meron naman talagang isinato katuparang batas pa yan noon pa. Mm-mm. Na pag ikaw ay mabuti, hindi pa panahon ni Presidente. Na meron naman talagang ganun. Yung G... Ano yan? Nakalimutok, sorry. Yung kandak. Oh, kanda ko. Good job. GCTA. GTCA. GCTA. Ayan. Time, ano, good conduct, time allowance. Nagpakabait kuno itong si Pemberton. Pero nararamdaman ko, partner, may sabi nila, nakikita ko doon sa Facebook, na meron daw political ano din daw yan dahil komo nga Amerikano. At alam naman natin kung alam mo naman na ang Amerikano, partner, hindi ko na kailangan i-elaborate yan sa'yo. Of course. Yeah. Oo. Kaya na-desisyonan na. Wala tayong magagawa dyan. Yan. At itayunan naman ng ating Tatay Digong. So, magiging walaya na talaga itong si Pemberton. Kaya actually, partner, isa pa madagdag ko, ano? Kaya ayaw na nila ng visiting forces agreement dito eh. Mga training na yan, mga ganon. Mm-hmm. Kasi yun nga, minsan nagkakalat nga daw. Yeah, actually, yan naman talaga yun. Pinanggalingan yun, di ba? Yes, dyan yan. Yeah. Nag-good time sila. Nag-good time yung Amerikano. Maraming speculation na may condom daw sa basurahan, o basintabi sa mga kumakain, nag-imilienda at saka sa, na meron daw fecal matter. Alam naman natin kung ano yung feces, chechas, doon daw sa condom. You know that, maraming argumento. So, sabi, wala daw nangyari, nabuking daw, gano'n, etc. etc. Pero ang bottom line is, nakapatay si may Lance. Namatay. May namatay. Oh, may pinatay. Which is, pinatay niya talaga. Oh. Kaya siya nakulong eh. Yes. May pinatay talaga. May pinatay niya talaga si ano. And then, of course, humihingi rin ako ng pamuhini sa pamilya ng ano, naawa ako sa pamilya nila Jessica Loudon. Jennifer Loudon, Jessica tuloy. Ayun. So, nakakalungkot mang isipin pero
parang kulang pa, no, partners? Tingin mo, yung 6 years, parang kulang, ano? Mm-hmm. Sa ginawa niya, yung pag-untog niya sa Inidoro. Eh, di ba nga, ang gusto na iba, eh, buhay daw ang kinuha. Ano, buhay ang kapalit. Buhay ang kapalit. Ay, wag na tayo magbatas. Di ba? Wag na wala nang batas. Pagpatayo na lang tayo. Eh, kahapon, an eye for an eye. Kausap ko yung ating abogado partner, si Attorney Nelson Borja. Sabi niya wala na talaga magagawa dyan. Dahil yung pamilya ng biktima ay may civil, nakuha naman nila yung civil liability, di ba? Parang, ewan, right. Biniyara na ba? Biniyara na sila. Ngayon, ang complainant na ngayon dito ay yung state daw. State ang complainant na. Kaya, yun ang desisyon ng state, ang palayain, so wala na tayong magagawa. Partner, may tanong pa pala akong isa, if I may, ano, mabilis lang, quick question. Nabigyan ba ng compensation itong pamilya ni, ano? Ang pagkakaalam ko, 4 million? Mm-hmm. Yung sinasabing binayaran o dapat nabayaran? Parang danyos. Danyos. Damages. Damages. Damages dito sa cost. Eh, buhay pa rin ang kapalit. Wala namang ano ang buhay natin. Wala naman presyo. Walang presyo yan. Walang kabayaran, di ba? Walang buhay. Kabayaran. Correct. That's right. Okay. Anyway, andyan na yan. Nangyari na, sabi nga nila, pinatawad nila. Pero siyempre, may batas tayo na dapat sundin. Meron pa nga mga nagre-react na mga ano eh, mga artista, I won't name them. Mamaya eh, pati tayo dito awayin. Kala ko magiging magaganda pa na, maganda pa naman yung isa doon. Crush ko. Galit siya. Wag daw eh, bakit daw si ayaw niyang palayain. Ayaw, wag daw. Sayang. Anyway, ayun partner. Anyway, yun lang. Yun lang. All right. Sige, dito tayo sa isa pang issue. Eh, magkakaroon na daw ng Boracay talaga dito sa Manila. Gusto mo bang mag-ano mo tayo maglagay tayo ng my white, umbrella? My white sand. Actually, it's more of a yellowish hue. Tabing dagat. Ayan. Nakita ko tinatabunan, partner. Yung bandang Baseco yata yun, ano? Yes, bandang Baseco yun. Shoreline yun, Panabotas, if I'm not mistaken, partner. Gagawin nilang beach resort. Yan. Oh. Actually, ano nga ni Secretary Anyo, sabi niya kanina, basta ko kanina, na pag napatunayan daw na yung, actually, it's not sand. It's not. Dolomite dust. Yes, it's dolomite dust. Pero nag-research ako, partner, kanina siguro mga 10 minutes, 5 minutes. Nice, 5 minutes research talaga, about, partner. Ah, siyempre, tungkol sa dolomite dust. Actually, hindi pa proven eh. Diba? Kano kaya ni crushed, ano kasi yan eh, crushed rock particles. Dinurog. Hindi talaga sa sand. So, yes. It's technically man-made. Yes. So, yung pagdurog mo, yon ang dolomite dust na lumalabas sa tinatawag nila. And sinasabi ng mga eksperto na maaaring, okay, maaaring magkaroon ka ng sakit or magkasakit ka sa respiratory, sabihin sa baga. Medyo hindi pwede magpunta doon. Eh, hindi pwede talaga. Lalo ka na partner, hindi talaga pwede. And the sad thing about this, is hindi makumpirma kung meron o wala. Ayun. So hindi talaga, so hindi natin alam kung ano ba talaga? Okay ba yan? Ano ba? Punta ba kami dyan? Ano ba? Kaya, ano yun? Parang sige, ruleta ng kapalaran. Kung anong matapat sa'yo, yun na yun. Tapos okay, sabi daw nakakalason pa sa mga isda. Nakakalason pa, yes. Isa pa pala yun. Ako po. Para lumutang daw yung isda, actually. I don't want to quote yung bisita natin kanina. Di ba? Ginagamit daw nila. Ba't hindi muna kasi pinag-aralang mabuti bago nila ginawa yan, bago tinabunan ang dagat na yan? Kung anong magiging epekto in the future? Actually, yung nakita ko nga kanina, partner, doon sa binabasa ko, sabi niyang ganun, na hindi daw dumaan sa tamang proseso eh. Parang ang nangyari. Okay. Beautification project. Okay, go. Ang nakakatawa pa niyan, bukod sa beautification project na yan, ikinukutsa ng oposisyon yung marami daw na mapapakaing mga tao. Yung malaki na yung gastos. O daw yung gastos daw. Yung pandemya na nga,
eh, nag-beautify pa, nag-beautification project pa. Project yan ng DNR, partner. Project ng DNR. Kinukutsa ngayon sila. Parang siyempre, alam naman natin, pag may project na ganyan, ano nangyayari? Siyempre, may budget dyan para dyan. Kaya lang naman sila nagagalit dahil doon. Hindi sa beautification. Nagagalit sila dahil, let's face it, huwag na tayong magmangmangangan na meron talagang perang involved malaki. Of course. Sabi nila, tinanong po pwede libre ang pagpapatabon doon. Pati yung pagkuha ng mga bato or buhangin galing pa daw Cebu yan. Iyon nga. Sasabihin ko na nga sa partner. Yan na. Babanggitin ko na. Napakalayo ng pinanggalingan. Hindi ko alam kung Inel City ba yan. Hmm. Ano yung Binards ba yan. Hindi nga yata alam ng lokal na pamahalaan ng Cebu eh. Sa kanila galing yun. Isa pa pa yun. Baka mamaya. Sige, as para saan yan? Basta doon. Sige, alisa natin dito. Hay nako. Sa check, no? Kaya pag-aralan muna, kumuha sila ng ilang particles doon. Test. Check muna. Kung hindi kasi, maganda, huwag na nila ituloy. Itigil yan! Itigil kasi yan! Maraming mga bata pati, maapit. Yes. Bata. Dahil pa na excited na mag-swimming dyan. Yun. At sa magandang good news naman tayo, partner, balita ko ayun, nagfa-flatten na raw ang curve. Ano bang curve? Yeah. Kaya na pinag-usapan natin, curve. Nagfa-flatten na. Hindi ko alam kung anong klaseng curve yan. Tanungan natin si yung kuya mo. Yung sa COVID-19. Ay, sorry. Sa bumababa na raw. Bumababa na raw. Bilang. Diba, ng mga nagkakasakit dito sa COVID na ito. Actually, sinabi na ni Kuya Monyan, Kuya ng Bayan, na itong NCOV-19 na to, as soon as it went viral, di ba? Naging viral talaga. Literal siya naging viral. Shutdown ng buong mundo. Ang sinabi niya, kung gano'ng kabilis, kalakas ang dating yan, ganun din kabiglang mawawala yan. Mawala, oo. Pero mawawala ba yan? Mga 6 months na rin eh, di ba? Aring na buwan lang tayong ganito. Actually, ang first... New normal. Actually, partner, kung titingnan mo, ang forecast ng mga eksperto will be around 2 to 3 years. Pero I doubt it, next year mukhang... baka nga mamaya, kaya na ng regular na flu vaccine na to eh. Hindi na kailangan mag-invento ng ano. Kasi hindi naman hindi naman nag-flourish yung mga invento nila, di ba? Parang nga may sinasabi yung isang expert, isang doktor eh, baka hindi na kailangan, no need for vaccine. No more. No more, di ba? Kasi yung mortality rate talagang lumiliit na siya. Pero yes. Ako, for me, ako okay pa rin ako dun sa vaccine kung talagang magkakaroon. Well, yes. Diba? Tama ka dyan, partner. Dahil una-una, hindi tayo. Lang. Yes, hindi. Tsaka, mga bata, matatanda, malaki din ang ano nila, population ng mga bata, lalo na, tsaka matatanda sa atin. Hindi gaya ng mga middle age. Ang problema yan eh. Yes. Naku, amen to that, partner, kung talagang totally unti-unti mawawala na. Ay, naku, praise the Lord yan. Praise the Lord, yes. Yan ang pinagdarasal ng lahat. Tama, partner, tama. Anyway, partner, September 8, alam mo ba, meron may birthday ngayon? Sa mga Katoliko. Yung! Nakuha mo! Of course. Siyempre, galing tayo sa... Birthday ng mama natin. Yes. Mama natin lahat. Nating lahat. Si Mama Mary. Ayan. Happy birthday, Mama Mary. Pasintabi po sa mga hindi po naniniwala sa kanya. Kami po ay nagse-celebrate noon kami mga Katoliko. Actually, sa totoo lang, sabi nga nila, bakit daw sumasamba daw sa kanya. Ganun. Actually, hindi naman. More of an intercession siya. Yes. Pariwanag ko lang ha. Hindi, I'm not debating ha. I'm just, yun lang Religious itong partner ko. Yung mother ko nga pala nanonood. Hello. Hi, tita. Hi, ma'am. Tita Josie. Happy birthday kay Mama Mary. Galing sa'yo. Di ba, Mother Mary? Happy birthday. Maka may papansit si tita, si Ma'am Josie. Dahil sa 23 pa yun. Yun ang advance happy birthday niya, malapit na. Ayan. Happy birthday din kay Joyce Mulo, dating angel sa Isang Bumo kay Tulfo. Happy birthday sa iyo, Joyce. Happy birthday, ayan. At sa lahat ng mga ka-birthday ni Mama Mary.
Yeah, sige. Alright, sige, nice. Partner, mag-break lang tayo sa nandali. Tapos, pag-balik natin, dinidiritso na tayo sa ating servisyo publiko. Right? Yan. Okay. Sige, magbabalik ko kami. Oras muna natin. Alas 3:19. Babalik kami. Tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muli nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Ako po si Jimmy Morato. Inaanyayahan ko po kayong panoorin at pakinggan ang aking palatuntunang Tsatsahin Mo Baby mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lamang sa Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 AM, Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes, and Free to Air TV. facebook.com/DZRJ810AM. YouTube channel RJ News PH. This is Eric LeCain with the World News Jam, your weekly update of the most interesting stories going on around the world every Sunday at 7 p.m. on Radio Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 AM, also Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes, and free-to-air TV. Also, check us out on the web at facebook.com/DZRJ810AM and our YouTube channel. Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa Nutri-Chunks. Recommended by my vet. Nutri-Chunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Okay na ba tayo? Okay na, partner. We're back. Nagbabalik na po tayo dito sa ating palatuntunan ng isang bumo kay Tulfo. Partner, marami ako mga nakita mga text na dito pero basahin mo muna yung sponsor mo dyan. Yan. Bale, ito ay isang safety reminder. At alam nyo bang masama at pinagbabawal ang pagtatamim ng mga puno o mga halamang matatas ng tubo malapit sa linya ng kuryente. Ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito at maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. Ang mahuhuling lumabag dito ay may karapatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon o multa na di bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Ito ay isang paalala mula sa NGCP. Thank you, NGCP. Thank you. Meantime, partner, nanonood sa atin mula sa Sursogon, itong si Prieto Diaz.
Ayan, happy watching, Prieto. At may nag-text pa dito, gandang-ganda siya dun sa lyrics daw ng ating jingle. Wow, yan. Props nga. Yes, si props yan kay... props ko yan kay Mr. Sky. Yan, siya ang gumawa ng ating jingle. Ating yan. New generation single. New gen, yan. Ayan. Nikap, salamat! Si Nikap, nagagandahan. Hopefully, tuluyan na daw mawala ang COVID virus, sabi ni Marie Tez. Ayan. Hindi malayo yan. Ah. Wish namin talaga yan. Wish namin yes, yan. Hindi malayo yan. Malapit na yan. Marie Tez. Okay. At sabi dito, hello daw, watching. Ayan, nanonood sa atin si Marie. Ayan, happy watching sa'yo. At sana daw tuloy-tuloy ang pagpapaganda ng Manila Bay. O, gawing lalo pang maganda, saka budget po yung itinambak sa dinurog na ano to, dinurog na pinasa. Dinurog na ba to na pinasa ng 2019 budget sa DNR? May batas po na di pwedeng ilipat ang budget sa iba. Yan, galing po yan kay June Jimenez. Ayan. Text-text po kayo ha, or mag-comment po sa aming Facebook Live at mag-text sa 0998-792-6304. Okay, part 2. Pwede, singit ko lang ha. Sure. Eh, naalala ko lang yung ano, hindi ba sila nagsasabit ng kanilang mga jokes? Baka kala nila biro yung t-shirt natin at saka yung ating face mask. Totoo yun. Face mask at t-shirt sa mga pipili. Yan, sa mga pipiling magandang joke at sa banggitin namin. Si partner Bon ang pipili. Oo, ako ano talaga pwedeng yung joke na nakakatawa? Pwedeng green joke, pwedeng kahit ano, basta nakakatawa. Mas maganda nga medyo green eh. Para, bago naman. Oo, medyo bago naman, yan. Okay. Kung recycled, kasi may mga recycled, medyo baguhin na ng konti, di ba? Marami yan, maraming paraan. Yung mga tambay dyan sa inyo, tanungin nyo na. May mga green-minded. That's true. Tunay mo yan. Promise yun. Face mask yan. At t-shirt ng isumbong mo kay Tulfo. Yan. Sige. Okay. Sige. Dito na tayo sa unang sumbong natin, partner. Ito ay sumbong ng mga kaubayan natin mula sa Pangasinan pa. All the way from Pangasinan, umisila ng tulong sa atin. Ito ay ang mga mag-uuling. Nagtitinda ng uling. Yun. Meron silang sinusuplayan dito sa Maynila, partner. Isang lechunan, sikat na lechunan. Kasi di pa nagdilitsyon, kailangan may uling, di ba, ang ginagamit nila. Dapat magandang klaseng uling, hindi basta uling. Yes. Itong si Mang Loreto Tolentino, matanda na ito si Mang Loreto, ay dati na daw supplier ng Mang Box Lechon. Alam ko yun. Narinig mo na ba yung Mang Box Lechon? So, Mang Box yan. Oh. Yes, Mang Box. Siya daw ay regular na supplier. Nung mga una, nakakapagbayad naman daw. Regular na nakakabayad pa rin itong mangbok sa kanila. Okay. Maraming ito, partner, ha? Daan-daan ibo ang presyo. Of course. Usapin ng mga uling na ito. Hindi katulad sa amin, uling namin, 20 pesos lang kasi tapong piraso lang. 5 piso nga lang yun eh. Ngayon, hindi nila, partner, 10 pesos na. Ah, 10 piso na pala. Maliit. Ah, kala ko. Okay, sige. Kaya maliban kay Mang Loreto, meron pa yung isa rin taga-Pangasinan na ano rin dyan, taga-Dasul. Taga-Dasul, Pangasinan, si Nida Fernandez. Supplier din. Okay. Ng box. Kaya lang, partner, nagka-problema na later on. Ito na. Kada nila, smooth yung business. Supply, delivery, bayad, ganun yung sistema nila. Pero itong mga bandang huli na, wala na raw. Dito kay Mang Loreto, umabot na sa 486,000 pesos.
Oh, ang wow. Uling na hindi nabayaran. Pinag-usapan natin dito uling, ha? Uling. Ang gulupit. Malaking pera. Malaking negosyo na siya. Malaki na siya. Malaki na to. Yung kay Nida Fernandez naman, umabot na rin sa 179,000 ang hindi rin nabayarang uling. Mm-hmm. Para sa kabuuan ng sumbong, ito po't nagpadala ho sa atin ng sumbong video si Mang Loreto. Narito po, panoorin po natin. Yung huli ay January 8, 2020 na may kasama pang 24 pieces na chopping board. Naniniwil na kami, puro na lang silang pangako ng ganitong pizza, ganitong araw, pero hindi naman nila tinutupad. Mm-hmm. Yun. Noong una. Partner, may tanong ako, excuse me, no? Ano naman kaya naging dahilan ng tong Mang Box Lechon? Eh, malaking kumpanya na to kung tutusin. Malaking kumpanya. Maraming branch ito, di ba? Marami yan. Maraming kliyente. Hmm. Ang nagkaroon daw ng Aberia partner mula nung maging oven na. Tumigil na ng pag-order. High-tech na. Okay, so oven baked na pala sila. Oven baked na sila. Yung lechon, hindi na uling. Oh, okay. Oo, pero dapat, binayaran pa rin nila itong supplier nila, di ba? Kasi nagamit na eh. Nagamit na yung uling, naubos na eh. Oh, hindi, iba yung naubos na sa ordering nila, hindi nagamit, binalik. Yes, oo. Inaubos, wala naman si Noli eh. Ano ba yan? Kaya, sige, narito pa po ang pagpapatuloy sa sumbong ni Mang Loreto. Kaya nagsadya kami sa office nila sa Balingasa, Balintawak, Quezon City. March 3rd na nga ako ulit silang magbayad. Wala pa rin. Noong July 3, kahit nahirap ang magbiyay, gawa ng COVID, nagpunta ulit kami. Pero di kami hinarap, kaya lumapit po kami sa inyo para humingi ng tulong. Kasi yung uling na dinideliver namin ay utang din po namin. Kaya nabawon din po kami sa utang. Sana po matulungan niyo po kami. Marami po salamat. Ayan, yan yung tinatawag na domino effect, partner. Yes. Dahil doon, naapektuhan yung negosyo talaga ni Manong. Nagkanda utang-utang din siya. Hindi na rin niya nabayaran yung supplier din niya. Tama. Yun. Ilang beses daw niya tinatawagan itong si Mang Box, yung may-ari ng Mang Box sa si Mr. Michael Chan. Mm. And Deadma daw, partner. Deadma. Mm. Ngayon lang. Ay, nako. Tinatawagan din daw niya yung mga staff, yung mga nakakausap niya. Eh, puro pangako daw, alam naman daw nangyayari. Alam, partner, napakasimple lang yan. Kung magbabayad, magbabayad. Kung yes. Hindi, maraming dahilan. Maraming dahilan. Kaya bilang action partner, tinawagan ko actually ito eh, si Mr. Michael Chan. Noong una, bandang July or June, tinawagan ko to at nangako naman siya na end of July daw, magbabayad siya, ipapaidideposito daw niya dun sa account. Account ni Mang Loreto tsaka account ni Nida. Okay. Yun ang sinabi ko dun sa dalawang nagreklamo. Inantay natin yung katapusan. O hanggang umabot ng August 15, walang dinipositong pera itong si Mr. Michael Tan sa account. Diyos ko naman. Drawing etchos nga. Etchos. Ano ba yung charing? Itong si Michael Tan. Michael Chan or Michael Tan? Michael Chan pala. Michael Chan. Parang Jackie Chan. Yan. Kamag-anak ni Jackie Chan.
Kaya po ginawa natin, dahil pa ulit-ulit tayong tumatawag, hindi na tayo sinasagot, maging sa text, hindi din ako sumasagot sa text. Maging yung kanyang staff na si Jessica, hindi na rin tayo sinasagot. Ginawa ko natin, inilapit ko natin ito kay Attorney Arthur Amon. So, partner natin to si Isang Bumo kay Tulfo partner para sa mga gantong kaso. So, agad-agad dumako ni Attorney Amon itong reklamo ay pinadalhan niya agad ng demand letter. Ayun. So, hopefully within this week ay ma-receive o matanggap na ni Michael Chan yung demand letter na yan. Ayun. Para mabayaran itong mga pobreng mag-uuling. Ayan, narito po ang panawagan. Panawagan po ni Mang Loreto. Narito po. Ano pa ba? Wala na panawagan si Mang Loreto. O, basta hiling niya eh, bayaran sila para maka-survive, para makabalik ulit sila sa negosyo. Mr. Chan, bayaran nyo naman ha. Siguro naman eh, mas mayaman naman kayo di hamak dito sa nagre-reklamo. Chan nga eh. Diba? Diba? Alam naman natin yun. Huwag na tayo magmamaangan. Hindi nyo rin naman madadala sa hukay yan eh. Pamahagi nyo na. Tsaka diba? Tuloy-tuloy naman daw yung negosyo, yung litsunan niya, tuloy-tuloy. Ang manok, litsun manok, yung pagkain niya na malakas ngayon. Oh. Hindi na pwedeng, pandemya eh. Ano yun, nagkaroon ng COVID yung manok. Sabo. Oh. Sana naman, di ba, sabagay, nasa sa kanya naman yun eh. Kaya, kung nakikinig ka sa amin, Mr. Michael Chan, o isang mga staff mo dyan, o isang bumo kay Tulfo ito, ayusin mo na itong problema mo kay Mang Loreto at kay... Kayang-kaya, baliwala. Kayang-kaya mo yan. Barya-barya lang kaya. Sa'yo. Baliwala. Okay, sige, pangalawang sumbong natin, partner. Mm. Dito tayo sa reklamo naman. Ito ay tungkol sa unclaimed salary. Okay. Yung binibigay na sweldo. Dumulog sa ating himpilan itong si Annalisa Wagan para isumbong itong kanyang employer. AIM 1. Ang pangalan ng kumpanya, AIM 1 Manpower Agency. Siya ay hindi na konektado dito. Ano ba to? Resign o tinanggal? May naiwanan siya partner na sweldo. Okay. Nahuhuli niyang 15 days na sweldo noong January pa. Mm-hmm. Nangako daw yung HR nila o yung management na makukuha rin niya na bandang March, bibigay daw sa kanya. Mm. Inabot na tayo anong buwan na ngayon. Ala pa rin daw yung kanyang sweldo. Kaya, pakinggan natin. Back pay ba yan? Back pay? Hindi, sweldo talaga. Pinaghirapan sweldo talaga? Oo, kala ko. Sweldo talaga ito, ha? Ay, nako. Sige. Okay. Isang quincenas lang. Mm-hmm. Kaya naman tinawagan agad natin itong panig ng AIM 1 para alamin ano ba nangyayari. Ba't hindi nila maibigay yung sweldo? Pakinggan mo natin si Mr. Bay Yambao, ang HR manager po ng AIM 1. Ma'am, actually, opo, nag-end po siya ng January. Pero ito po ay naiakit sa amin ng August 11. Kasi di ba, ma'am, nag-lockdown. During that lockdown, ma'am, wala talagang mamang admin. Natambak po talaga ito, ma'am. Hindi, kasi ang sinasabi niya dito sa amin, January 20 pa lang daw, nag-clearance na siya. So, ibig sabihin, you have January up until March to assess yung kanyang documents. Bakit hindi ginagawa? Papacheck ko dun sa clearance na anong time siya talaga bumalik. Ma'am. Yun. Oh, ano-ano mga dahilan. Parang kasalanan pa nung complainant. Ano, waga. Actually, very redundant na nga yan, partner, sa totoo lang. Ha? Kaya nga. Ayun. Parang na, pag ano eh, sisisihin pa yung nagreklamo. Pa yan. Ay, naku, mo Diyos kasi ko. Binalikan. Ganun-ganun pa. Oh, ay, kulang ka sa requirements. Kahit kompleto na, kulang pa rin. Balik-balik. Mm-hmm. Kulang na lang, bigay pera. Yun ang kulang.
Ayan na nga, naging action ng kumpanya. Ito na, action ang kailangan natin. Hindi yung kung ano-ano mga papeles-papeles. Oh, magagalit si kuya mo niyan. Sige, narito po ang action ng kumpanya. Kinuha ko lahat kasi ng mga clearances ng mga unclaimed na hindi pa napaprocess. Mm-mm. Kaya nagprocess ako, ma'am. Kasama siya dun sa nakaprioritize namin, ma'am. Mm-hmm. By next week po, magiging ready naman po ito, ma'am. So possibly next week makuha na niya. Opo. Opo, ma'am. Aba? Yun. Ayusin pwede. Na. Opo, opo. Opo, opo. Ayan. Mukhang na... Nadikdik mo ng kaunti yan, partner, ah. Oo, opo, opo. Sabi, papayusin na raw nila yung mga papeles at para ma-settle na ito. Kaya naman, yun. Partner. Ang resulta, si Wagan na mismo, yung nagreklamo ang nag-report sa atin, ang resulta nung naging pag-uusap na yan. Narito. Bali, tinawagan po ako ni Ma'am Bay. Tapos sinabi niya na, ayun po, yung day na tinawagan niyo ako. Mm-mm. So, yun po. Tinawasan niya ako. Mm-hmm. Tapos inform niya ako na pag daw merong problem na about sa iba pababaloy ng SNR. Mm-hmm. Itawag daw sa kanila. Oh. Agad. Okay. So ano nangyari po Friday? Ano po, yun po, nag-report po ako. Tapos yun, may hiningi lang sa akin na ano, na dokumento. Tapos yun po. Nakuha mo naman na? Yes po. Yun, partner, nakuha rin yung sweldo niya. Plus yung holiday pay. Buti naman. At pagkatagal, long overdue na yun, partner. 7,900 pesos. Mm-hmm. Ang natanggap. Plus, yung holiday pa. Holiday yung pay holiday, pa, partner. At ang mas maganda pa dito, partner, napaganda pa, kasi hindi lang si Wagan o yung nagreklamo ang nagbenepisyo. Kasama pati yung mga dating empleyado. Inayos na rin nila yung mga papeles, ibinigay ayun na rin yung mga money claims. Ay, wow. Nadamay na rin. Yes, nadamay na. Yun hindi lang pala isang natulungan. Very good naman pala itong si Aim One eh. Aim All. Siguro sabi siguro ni Aim One. Aim One na nga, isa lang ang natulungan. Diretso na natin. Kaya, dahil baka mamaya lahat na yan, pupunta na lang dito, ganun din na magiging sistema. Yes, paisa-isa. Papaguri na, paisa-isa. Hindi na isang diretso na pala. Kaya Aim All na. Ayan. Eh, dapat ba tayo magpasalamat kay Aim One? At, yes, dapat tayo magpasalamat. Thank you, Aim All. Pero narito muna, Aim para All. Salamat. Para Aim salamat All ni Wagan. Ayan, sige. Nagpapasalamat, ma'am, kasi mas napabilis. Mm-mm. Tsaka na-inform namin sa kanila na mali yung pag ano nila, mm-mm, yung pag-process pati ng mga ano, at least na nalaman nila yung mga side ng employee nila na tulad nyon, meron pa pala silang bayad na araw sa mga employee doon. Na-inform ko na rin po yun kay Ma'am Bay. Ayun. Ayun. Yan. Thank you kay Annalisa Wagan. Good salamat luck sa iyo at salamat sa Aim All. Aim All. Yeah. Thank you. Nagkaroon sila ng bago tuloy pa. Madali. Very nice. Ano, pagka madali kayong kausap, very good kayo dito sa isang bumo kay Tulo. Yan. Tama yan, partner. Very good sila. Pero pagka ayun mahirap kausap, pinapaikot-ikot tayo tulad nitong lechunan ni Mr. Chan. Oo nga pala. Medyo... Mahirap yan. Mahirap yan. Huwag naman po. Huwag naman. May iba tayong gagawin dyan pagka ganyan. Sige, kasusunod partner. Ito ngayon lang ako nakarinig na ito eh. Ano ba ang mga banggaan, bungguan, mga reckless imprudence ba? Di ba usually sa kalsada to, sa mga kalsada? Tama. And nangyayari din pala ito sa dagat. Pag ganun. Nagkabungguan. Nagkabungguan ang dalawang bangka. Bangka. Diyan sa Maya, Northern Samar. Sige nga. Malalaki yung bangka ba ito? Malaki. Ayan, sige. Yung mga bangka pangisda lang yata ito eh. Sige nga, pakinggan natin ang sumbong.
Narito po, sumbong po. Fiesta po sa kanila. Tapos meron po silang ihahatid po sana nila dito sa bayan sa Lauang. Pagtapat po nila dun sa barangay Kunyumanaw, hindi po nila nakita kung may paparating na bangka o ano. Kasi wala daw po mga dalang flashlight. Anong trabaho nung nabangga? Ano po, minsan po nagpapawid. Tapos minsan naman po sumasama daw po siya sa pagtitinda ng isda ng pinsan niya. Minsan nakabangga lang po si Julius Hiray. Siya po yung makinista. Yun, fiesta pala. So, malamang partner. Mga nakainom yung bangkero. Napakalawak ng dagat ah. Yun nga nakapagtaka eh. Napakalawak na, nagkakabanggaan pa? Ay, susgino. Hindi mo ma-imagine, no, partner? Oo. Sus, ay, naku po. Ang biktima po dito ay si Nelmar Lagarto, 26 anyos. Naglalako, nagtitinda daw ito ng isda. Mm-hmm. Oh, yun naman daw, nakabangga naman, ay si Julius Giray. Ito ay makinista. Ano makinista ng bangka. Makinista. Ano kaya? Malamang mga nakainom yan sila. Mga nakainom. Actually, nangyari ito noong June 22 pa. Ang dumulog sa atin, kamag-anak nitong biktima, kamag-anak ni Nelmar na si Aling Seprina, para humingi ng tulong. Sige, narito pa po ang pagkapatuloy ng sumbong. Gusto namin maaksyonan kasi nga wala pong tulong na ibinibigay yung nakabangga. Tumawag po siya sa amin. Ang sabi, may ibinibigay daw po siya na pera dun sa biyanan ko, pero hindi daw po tinanggap ng biyanan ko. Ang sabi po nung nakabangga, ang binibigay daw po dun sa biyanan ko, 4,500. Tapos, nung tinanong naman po namin yung biyanan ko, ang sabi po ng biyanan ko, 500 pesos lang naman daw po yung iniaabot sa kanya. Tapos, may pinapapirmahan daw na bond paper, wala daw pong nakadetalye kung para saan yun. Magdemanda na lang daw po kami kung gusto namin magdemanda. Oh. Biro mo pati, grabe pa lang nangyari. Dahil hanggang ngayon, June pa nangyari ito, hanggang ngayon na September na, nakaratay sa higaan itong biktima. Oh, hindi daw makatayo, hirap daw sa pag-upo. Ang biktimang si Nelmar. Eh, ba namang bangka sa bangka, eh, baka mamay, manginadaganan pa dyan. Natilatilapon sa laot. Namamanhi daw ang buong paa, kabuuan ng kanyang paa. Kaya kailangan talaga ipagamot ito. Kaya lang mahirap sila eh. Walang pera. Kaya humihingi sila ng tulong dito sa nakabangga para maipagamot nga daw. Mailuwas. Kaso binibigay hata 500 pesos tapos may blank bond paper na. Pinapipirmahan. Saan papunta yung 500 pesos? Saan pupunta yun? Papagamot ng kuko. Pangkapi mo lang yun eh. Hindi naman. Magagamot. Excuse me. Magagamot yung kuko, partner. Ako po. Diyos mio. Sige, narito po po. Ang kwento pa. Nakahiga lang po siya. Hindi po siya nakakatayo. Hindi rin po siya. Minsan po pwede siyang makaupo pero kung nakalagay lang po yung supporter ng spinal cord niya. Tsaka madalian lang din po siya. Hindi pa po siya makaupo ng matagalan. Yung kapila niya pong paa, wala pa daw po kasi masyadong pakiramdam. Manhid pa daw po yung isa niyang paa. Sir, ako po si Wilmar Lagarto. Humihingi po ako sa inyo ng konting tulong. Sana po maksyonan po ninyo ang problema po. Yo, may nakita, pinakita natin sa video partner, oh. Nasa video, nakikita ng mga viewers natin ngayon, itong si Nelmar na nakaratay. Hindi na makalakad. Ayan, nagsusumamo ho sila na tulungan ho doon sa pagpapagamot. Kaya alam, matigas ang mukha. Matigas. Grabe. Intigas ng bangka, itong si Julius Giray. Baka naka-cord marine po si... Sintibay. Kaya naman bilang action po mga kaibigan, tayo po ay nakipag-ugnayan sa pulis
Okay, pinapulis na natin itong si Julius Giray. Mm-hmm. At nakausap po natin si Police Sergeant Kenner Tapalya ng Lauang Police Station dyan ho yan sa may Northern Samar. Narito po. Hello ma'am, good morning ma'am. Yes. Si PSG Tapalya po ito, yung kausap mo dati. Pupunta na ulit sila dyan sa police station para magpagawa ng statement. Oo, yun nga. Walang problema ma'am. Ang trabaho natin. Pupunta sila dito. Muna na agad namin ang atin. File namin, report ma'am. Kumbaga meron naman na kayo. Yun. Oh, yun na yun. Siya na daw ang bahala, partner. At imbisigan niya yung pangyayari at kung kinakailangan may kasuhan, kakasuhan. Kakasuhan, ayan. Kakasuhan. Kaya ho dun sa mga may mabubuting kalooban ho dyan, baka gusto ho niyong tulungan ho itong si Nelmar, pwede ho kayong makipag-ugnayan ho sa amin para ma-channel namin, madirekta ho namin kayo sa kanila. Kailangan mo siguro nito ng therapy o kaya malaman ko ba't nagkaganon? Diba? Ba't hindi siya makalakad? Diba? Ako, mahirap pa naman yan. Pag hindi nakakalakad ng tao, medyo may kabigatan yan pag ganyan. Eh, wala masyado, walang ospital na maayos dun sa lugar nila. Kaya kailangan iluwas pa ng katarman para maipagamot. Eh, malayo-layo din yun. No, kung katarman, layo. Ayan, kaya sana ho ay makonsensya naman itong si Julius Giray. At ang police po na si Sergeant Tapalya po ang bahala mag-imbestiga at magsasampa ng kaso. At tayo naman po ay nakantabay dito, pa-follow up natin yung partner kung ano ang mangyayari sa kasong ito. Alright? Sige. At patuloy po namin kayong bibigyan ng update sa kasong niya. Okay! Ito, magbasa tayo ng mga text, partner. Yeah. Meron ka ito, palagi daw umingiti. Palagi daw umiti upang nakangiti din ang buhay. Eh, yung sinasabi mo, start the day with a smile. Di ba ganun? Para the whole day, masaya ka, inspired ka, gaganda at pogi ka pa. Wow. Sige kasi, nga. Kung sisimula mo yung umaga mo kasi ng pangit mo noon, di ba? Saka pangit yung buong araw. 100%. Buong araw mo sira. Sirang-sira. Ikaw din naman eh. Tayo din naman ang gagawa ng araw natin eh, di ba? Yes. Tayo hindi po yan. Hindi kapitbahay natin. Hindi sila. Ayan. Tama yan. Galing kay Abraham Jam. Ayun. Na monitor sa atin. More power, sabi ni Steph Oitinko. Ilang. Thank you. Thank you. Ah, Kuya Bon. Oh, Kuya Bon, sabi ni Dexter Bundalyan. Na, nako. Oh, Kuya Bon, may isusumbong din po ako. Parang same din dyan sa litsunan. Ah, parang alam ko na yan ah. Oo, oh, sabi niya. Kaibigan ko yan si Dexter. Nice to see you back, Sir Mon. May mga followers ka. Nice to see you back, Sir Mon. I'm your listener way back since DWIC days. Ay, si Kuya Mon yun. Ayan siya. Si Kuya Mon. Galing kay Edgardo Ramos. Ayun. Oh, ano ba? Ano pa? Ito pa ito. No, hindi ko anto. Ah, medyo daw na mahina daw yung sounds ng sumbong kanina. Ah, okay. Ano ba ito? Hindi na daw siya nanonood ng ibang estasyon. Sabi niya. Kasi daw nakatutok na siya sa TV dito sa Radyo Bandido DZRJ. Na, wow! Talaga lang. Pinagpalit mo na kami. Pinagpalit niya tayo. Ano? Pinagpalit mo na sila. Pinagpalit mo na sila. Ayun. Pinagpalit mo na sila. Salamat! Ako, maraming sir. Eh, hayaan nyo, pag nandito si Kuya Mon, mas lively, mas ano, eh, medyo seryoso kasi kami ngayon dito eh. Pero pag si Kuya Mon nandito, sigurado, mulat ang isip at mga diwa. Oh, sabi naman ni Jordan Red, Montulfo, noon pa, college days ko pa. Ayun, dahil sa original na sumbungan ng bayan since 1991, ayan, nandito na ulit, nagbabalik.
Paasa daw itong Mang Box, itong Mr. Box na ito. Nagtatago na, ayaw nang magbayad. Sabi ni Marie Fez. Marami yan. Marami nagagalit ng mga followers natin. Tingnan mo yan. Ang bait diyan mo malalaman. Sabi ni Maritessa, ang bait daw Maningil. Ang bait naman Maningil ni Sir Bon. Yeah. Bait pa. Bait pala. Ayan, watching sis Levin. Yay! Hello, watching. I love you. Ayo. Yun. Kung dami, ang dami pa dito. Ang dami mo mo nag-text sa atin. Bukas naman. Bukas naman. Sige. Bukas po ang tabayanan po muli ang aming palatuntunan. Mga bagong sumbong at aksyon po ulit ang aming ibibigay sa inyo bukas ang tabayanan. O, siyempre, bukas ulit, partner. Maraming salamat sa inyong ginawang pagsabay-bay sa amin. Yes. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tunfo para kay Kuya Mon, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Magandang hapon po. Pinoy, mabuhay ka. Bye-bye. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na poon. Mga krimen at anumalya ay lahat paon. Walang witness, lahat na soap. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat hindi na sa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa puwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.